Hello guys, ano naman tayo, rabbit tips sa mga alaga nating rabbit. Ito pala, baka ito sa 17 to ma-out. Tapos ito yan, 14. Tapos ito yan, yung mga baby niya sa 22 naman, ito sa 15 yan sila. Ito matagal pa to, 26 yan, nandyan 26. Tapos ito 17 naman. Ito yung ngayong out natin. Ito yung mga baby. Yan. Ito mga to. Out na to siya. Puri homing na sila. Bali 6 sila. Dalawa lang yung female. Tapos puro mga male na. Tapos yun nga, yung gagawin natin yung kay Betty. Malala na yung ano niya, Zorhax niya, hindi na kaya yung spray lang. Kaya gagawin ko ng video para yung mga ibang yung mga baguhan na nagra-rabbit is merong guide para sa paggagamot ng mangge at Zorhax. Yung mga hindi naman severe yung Zorhax, pwedeng i-sprayhan mo na lang ng eto, quick heal kung maliliit pa lang. Pero pag yung malala na, para hindi ma-infection, papakita ko sa inyo kung paano yung gagawin. Pero yun pa rin ang gagamitin natin, yung ano, yung quick heal pa rin ang gagamitin natin. Tapos bihira ako mag-inject ng ano, ng ivermectin. Mas prepare ko gamitin yung rapid pour, kasi lalo na pag yung mga buntis, hindi ako nag-inject. Yun yung ano ko, yun yung ginagawa ko. Ano lang, rapid pour tapos cooking oil. Yung benefits naman ng cooking oil is nape-prevent niya yung pag-spread ng ano, ng bacteria, para kumalat yung mangge. Kaya yun, isa yun sa ginagamit ko. Kaya itong rapid pour ko, almost 1 year na mahigit to. Hanggang ngayon, nakalahati pa rin, kasi yun nga yung inaano ko. Hindi ko siya pinopure, para din siyang oil. Tapos ipapahid mo lang dun sa part ng may ano, may mangge. Kaya nakakatipid pag yan ang ginagamit kaysa dun sa vial na inject. Ito, yung vial na inject na ivermectin. Ginagamit ko kadalasan to sa mga lalaki, tapos yung mga hindi buntis. Tapos yung mga bata pa na ano, na rabbit. Pero sa mga buntis, hindi ako gumagamit. Rapid pour lang. Sige, hindi ko napapatagalin, papakita ko na ako sa inyo kung paano gawin yung treat nung ano, nung severe na yung ano, yung Zorhax. Sige guys. Ito si Betty. Ang problema niya pala guys is meron siyang mangge
sa paa niya, konti lang. Tapos grabe na yung sore hacks niya dahil sa sobrang bigat niya. Kaya gagamutin natin yung paa niya at lalagyan natin ng ivermectin rapid pour. Buntis kasi siya kaya hindi ko siya ma-injectan ng ivermectin na pang ano. Dahil matagal na yung ano niya, yung sore hacks niya, malala na. Kahit isprayan ko na ito, hindi siya nagaling. Isa yung paraan na na gagawin natin is ivermectin pa rin yung gagamitin natin. Rapid pour. Pero lalagyan natin ng bulak. Tapos lalagyan natin ng tape. Ite-tape natin dun sa ano niya. Para hindi madudumihan, hindi ma-infection ng yung sugat niya. Sige, tapos papakita ko sa inyo pag tapos na yung paglagay sa kanya. Yan, tapos na siya lagyan. Lagyan ko ng tape. Tapos bulak na may ivermectin. Para tuluyan yung paggaling niya. Kasi buntis to siya. Tapos lalagyan naman natin ng yung paa niya tsaka yung kamay. Ng rapid pour. Kasi may manggi ng konti yung paa niya. Sige. Yan, nalagyan na po natin siya ng rapid pour sa kamay. Inaluan po natin ng cooking oil tapos rapid pour. Yan lang yung paggamot sa mga ganyan. Manggi tapos sore hacks. Mabigat kasi siya eh. 4 kilos mahigit. Sige. So, susunod na rabbit tips naman.